ulo ng ating mga nagbabagang balitang. Pagkakahiwalay na insidente ng sunog, sumiklab sa Parañaque, Las Piñas at Quezon City, 200 pamilya apektado. Mas maraming eskwelahan nagsuspindi ng face-to-face classes dahil sa matinding init. Dagdag tulong para sa mga manggagawang sapol ng malinsangang panahon, isinulong. Mga eksperto may payo para iwas peligro ngayong tag-init. Mambabatas may mungkahi naman para sa mga babae. Exclusive! Construction worker natabunan ng gumuhong lupa sa itinatayong bahay. Patay! Exclusive pa! Taxi driver pinagbabaril dahil manon sa onsehan sa droga. Mas malalang traffic magtatagal pa ng ilang araw dahil lang sa mga nabiting road projects sa EDSA. Lagay ng trapiko, abangan live! At kauna-una ang solo concert ng Bini, sold out na! ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa sunog na sumiklab sa boundary ng Parañaque City at Las Piñas City kagabi. At nawala ng tirahan ang mahigit sa 200 pamilya dahil sa naturang sunog. Natupok din ng apoy ang mga pangkabuhayang pedicab ng mga residente. Sugatan naman ang isang empleyado sa sunog sa Banaue, Quezon City kaninang umaga. Nagpa-patrol Karen De Guzman. Malayo pa lang, tanaw na ang makapal na usok at malaking apoy mula sa nasusunog yung residential area sa Scotland Street, barangay San Isidro, Parañaque City, Lunes ng gabi. Kanya-kanyang hakot na mga gamit ang mga residente palayo sa sunog. Nataranta na po ako. Inano ko na po yung mga bata at saka yung birth certificate nila. Ang hirap na nga po ng buhay. Tapos ganun po ang nangyari. Kaya pambakto, zero po ulit kami. Ito po yung inuna ko kasi siyempre may buhay po ito. Kasama rin natupok ang mga nakaparadang pedicab na hanap buhay ng ilang residente sa lugar. Ito yung nasunod na bahagi ng residential area dito sa Barangay San Isidro, Parañaque City. At ayon sa BFP, sa laki nga ng apoy at lakas ng hangin kanina, ay tumawid na yung sunog sa katabing lugar na sinasabing sakop na ng Las Piñas City. Itinaas sa ika-apat na alarma ang sunog kung saan hindi bababa sa 16 na truck ng bumbero ang kailangan rumesponde. Mabilis talaga yung pagkalat ng apoy. Tapos, ang daming mga tao, sobra. Halos hindi kami makagalaw talaga ng maayos. Bandang alas 3 na ng umaga nang tuluyan na pulang apoy sa lugar. Sa inisyal na ulat, aabot sa 200 pamilya ang nasunugan sa Barangay San Isidro sa Parañaque, habang 51 pamilya naman ang nawalan ng tirahan sa Barangay Manuyo 2 sa Las Piñas. Tinupok din ang apoy ang isang residential area sa Banaue, Quezon City, Martes ng umaga. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa quarters ng KP International na tinutuluyan ng nasa 20 empleyado. Involved niya ay sa two-story residential. May isang vehicle na nadamay. And then number of families affected, initially 3. Nasa trabaho ng mga empleyado ng mangyaring insidente. Pero sugatan ang isa sa kanila nang balikan ang nasusunog na bahay at saka tumalon mula sa second floor. Wala pong tao dyan, ma'am. Okay, nandito po kami lahat sa yes po. Iba yung operations manager, sabi mo, pumasok sa loob? Opo, baka may kukuhanin po kasi siyang importante na ano. Kaya hindi na rin namin siya naawit kasi tatakbo na lang siya bigla. Mag-aalas 11 ng umaga nang idiklarang fire under control ang sunog. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Nadagdagan pa ang mga lugar na nagsuspindi ng face-to-face na klase dahil sa tindi ng init ng panahon. Hinimok naman ng Department of Labor and Employment ang mga employer at negosyante
na mag-abot naman ng tulong sa mga manggagawa na apektado ng labis na init. Nagpa-patrol, Joyce Balancio. Limang oras kung maglako ng taho si Anghel araw-araw. Mas madali na niyang nararamdaman ang pagkahapo at minsan hilo dahil sa tirik ng araw. Pero nilalabanan niya ang pagod. Maubos lang ang benta dahil pagbalik sa pabrika ng taho, kakaltasan pa siya ng kita na may-ari ng produkto. Bilisan na lang ang maglakad. Kaya pinipili ko na lang yung dinadaanan ko sa mga malilim na lugar. Maraming puno. Ang delivery biker naman na si Francis, tuloy ang kayod kahit babad din sa init ng araw. Sana bigay sa amin tamang perpo kasi kami nahirapan pag ganito eh. Sobrang init. Nababahala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa sitwasyon ng mga katulad nila Anghel at Francis. Kaya paalala ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, dapat nagbibigay ng tulong o karagdagang benepisyo ang mga employer o negosyante sa mga empleyado. Dapat siguro laging isa sa isip na tulungan din natin sila pag malasakitan at hindi naman kinakailangan makita natin na sila ay bubulag pa rin sa kanilang pagtatrabaho bago magbibigay ng karampatang tulong ang mga namumuhunan o kaya naman ang employers. Sa mga nagtatrabaho naman sa mga pabrika o opisina, dapat tiyakin ang employers na nasa maayos na kondisyon ang mga manggagawa. At hindi nga medyo pinananawagan ng mga employers na dagdagan ng ikangay ventilasyon, ang pag-ikot ng hangin, malayang hangin sa kanilang paggawaan. Kasi pwede rin doon mangyari ang mga hindi ka-nais-nais na insidente na pwedeng magbigay ng panganib sa ating mga manggagawa. Samantala, ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA naglabas rin ng panuntunan para sa kaligtasan ng mga tauhan na madalas nabibilad sa araw. Every 2 hours po, binibigyan natin ng break po yung ating mga enforcers na nasa lansangan. Mm-hmm. At ganun din po, tayo po ay nag-provide ng drinking station per district para po itong ating mga empleyado at ganun din po yung publiko ay pwedeng uminom. Ngayong Martes, mas marami naman ang mga paaralang nagdeklara ng suspensyon ng face-to-face classes dahil sa matinding init. Kabilang dito ang ilang paaralan sa NCR, Ilocos Region, Central Luzon, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Soxargen. Tiniyak naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi ito magre-resulta sa pagkaantala ng pag-aaral ng mga estudyante. Meron na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon. Payo naman ang Department of Health sa mga paaralan mag-adjust kung kinakailangan para maibsan ang epekto ng init sa mga estudyante at guro. Ang recommendations ko, yung mga activities na ginagawa outdoor, yung pinatatayo yung mga bata sa init. Kita nyo naman dati may mga hinimatay pa, di ba? Parang ano. So very important, we just prevent those activities. Ayon sa Philippine Red Cross, dapat bantayan ang mga bata, matatanda, may kapansanan at mga nagtatrabaho sa ilalim ng araw dahil sila ang may malaking posibilidad na makaranas ng heat exhaustion at heat stroke. Sakaling makaranas nito, dapat pumunta ang isang pasyente sa mas malamig na lugar, magwisik ng tubig sa balat, uminom ng tubig at iba pang nakakahydrate ng katawan. Joyce Balancio, ABS-CBN News. Sa mutsaring diskarte po ang ginagawa ng ating mga kapamilya para maibsan ang init ng panahon. May payo naman ang isang mambabatas para sa kasuotan ng mga babae kapag nasa bahay para makaiwas sa impeksyon ngayong tag-init. Live po mula sa Divisoria, nagpapatrol si Lady Vicencio. So Lady, ano yung sinasabing mga pakulo para makaiwas sa init? Henry, sa mga naghahanap nga ng paraan para maibsan kahit papaano yung nararamdaman na init ngayon, patok sa mga mamimili ngayon dito sa Divisoria itong mini electric fan tulad ng mga nasa likod ko ngayon na clip-on ito kaya madaling ilipat-lipat at magaan pa. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa ay may basehan naman ang payo ng isang mambabata sa hindi pagsusuot ng underwear kapag nasa bahay lang o matutulog.
digits ang heat index sa ilang lugar sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Babala ng pag-asa, aabot na ang level ng init na peligroso sa katawan at maaaring maging sanhi ng heat cramps at heat exhaustion. Dahil sa sobrang init, payo ni dating Health Secretary at ngayon Iloilo Representative Janet Garin, maaaring huwag magsuot ng underwear ang mga kababaihan kung nasa loob lang naman ng bahay. Kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, yan ay perfect petri dish para dumami yung ating fungi. But you have to keep that area dry. Wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay epektibo para mapigilan o hindi na lumala yung fungal infection. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, may basehan ang payo ni Garin, pero meron pa rin namang mga alternatibo. Kung ayaw nilang magkomando, mag-cotton underwear because it also does not trap moisture. Siguro yung pawis during moisture kasi allows the fungal infection to proliferate. More sa women kasi yung pH ng female genital tract iba doon sa male. So sa men, hindi masyadong problema. Pero bukod sa pananamit, may iba pang payo si Garin na isang doktor. Huwag mong hintayin yung panahon na parang feeling mo uhaw na uhaw ka na. Andun pa lang yung konting desire to drink or nararamdaman mong mainit yung panahon, uminom ka na ng tubig. Kasi when heat stroke happens, minsan hindi mo alam na papunta ka na doon eh. Bigla ka na lang babagsak. Kaya patok din ngayon ang mga negosyong pamatid uhaw tulad ng buko juice. Sa init ng panahon, nakadalawang baso agad ng buko ang estudyanteng si Vince. Nakalimutan mo dal ng payong. Buti lang po nakita po ako ng buko dito. Pag mainit po na araw, refreshing po ito. Tsaka, ayun, mabilis po kita tatanggal yung pawis ko rin. Mas marami ngayon kaysa, yung nakaraang buwan. Kasi tag-init na ngayon. Hindi naman mawawala ang halo-halo tuwing tag-init. Sa pwesto ni Alma sa Maynila, hindi na umaabot ng alas 3 ng hapon ang paninda niya dahil sa dami ng bumibili. Tig 40 ko po mga 50 cups, doon po sa tig 20 ko mga 100 cups po. Ganun, sa maghapon. Kuminsan po, hindi ko nabibilang. Mabenta naman sa mga estudyante ang mini fan tulad nito. Ayon sa mga nagtitinda, patok sa mga bata ang mini fan kaysa sa mga karaniwang pamaypay dahil sa cute na design at madali rin itong gamitin. Henry, paalala pa nga ng mga eksperto, mahalaga ang proper ventilation ngayong tag-init. At kung kailangan talagang lumabas ng bahay, iwasan na lang na mabilad sa init ng araw mula 10 a.m. hanggang 2 p.m. kung kailan pinakamatindi ang init. Henry? Maraming salamat, Lady Vicencio! Sa ibang balita naman, isinailalim sa state of water crisis ang Cebu City dahil sa matinding epekto ng El Nino sa syudad. Ayon kay Mayor Michael Rama, aabot sa 28 mga barangay, partikular sa mga kabundukan, ang matinding apektado ng tagtuyot. Base sa report ng City Disaster Risk Reduction and Management, halos tuyot na rin ang mga pangunahing pinagkukuna ng tubig ng mga sakahan. Dagdag pa ng Department of Veterinary Medicine and Fisheries, makikitang dehydrated na rin ang mga hayop sa taniman. Makikipagpulong naman si Rama sa mga opisyal ng Metro Cebu Water District para mapag-aralan kung saan pa maaring mapagkuhanan ng tubig ang lugar. Which is an emergency, I will now declare crisis on water. And it's all about logic. It's all about practical approaches. Nagpaalala muli ang pamahalang lungsod ng Maynila na bawal pa rin ang mag-swimming sa Baseco at Dolomite Beach. Ito'y sa kabila ng bumubuting kalidad ng tubig sa ilang lugar sa Manila Bay. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Galing Pangapan, Nueva Ecija si Mirna at nakagawian na niyang mamasyal sa Dolomite Beach tuwing pumupunta sa Maynila.
Dahil sa init ng panahon, gusto sana niya mag-swimming, pero hindi siya pinayagan. Nagaganda kasi kami sa view. Parang napakaliwalas, napaka-presko ng loob. Tapos yung mga, kumbaga sa ano yung lupa, parang mo siyang ano talaga, nasa beach. First time naman ni Alexander mamasyal sa Dolomite Beach at sang-ayon siyang ipagbawal ang paliligo dito. Maganda na siya, tapos malinis na. Palagay ko hindi kasi pag napaligo ang mga tao na mamiyasa, baka magdudumi sila. May mga gwardiyang nagbabantay at nagsasabing hanggang pamamasyal at sightseeing lang muna ang pinapayagan. Ngayong tag-init, marami ang mga engganyo na humanap ng beach at swimming pool na pwede languyan. Pero mahigpit ang paalala ng Manila LGU na hindi pa rin pinapayagan lumangoy sa Dolomite Beach at sa Baseco Beach hanggang sa ngayon. Ayon kay Manila Mayor Honey Lacuna, bagamat bumaba na ang level ng coliform sa Dolomite at Baseco Beach, may mga basura pa ding nakukuha dito. Sana po mga kababayan na talagang init naman po ngayon. Sana po, huwag nyo nang subukan pa na magpambisaw sa Dolomite at sa Baseco Beach. Sa Baseco Beach naman, naglagay ng karatula ang Department of Environment and Natural Resources para ipaalala na bawal lumangoy doon. May harang ang entrance nito at may mga itinalaga na ding tagapagbantay para matiyak na walang makalulusot. Meron din po mga sumusubok dahil nga ganitong tag-init. Mga pamilya, naka-jeep-jeep pa, pinapabalik lang ng mga gwardiya. Sinasabihan po namin yung gwardiya, bawal maligo dyan, mamaya maka-aksidente sila. Malis na lang po sila, sir. Nauna nang inireport ng DENR na patuloy na gumaganda ang kalidad ng tubig sa ilang bahagi ng Manila Bay dahil sa pagbaba ng level ng coliform dito. Pero hindi pa nito naaabot ang level na ligtas na paliguan ng mga tao. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Sa poll sa CCTV, ang pag-atake ng isang holdupper sa coffee shop sa Bacoor, Cavite. Matapos lang ang ilang segundo, natangay na ng suspect ang ilang gadget at alahas ng mga customer na nagkakahalaga umano ng mahigit 100,000 piso. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas. Pasado alas 6 itong Lunes nang pumarada ang isang motorsiklo sa bahagi ng Tirona Highway sa Barangay Dulong Bayan sa Bacoor, Cavite. Sumilip ang rider sa coffee shop at bumalik sa motor para kumuha ng pantakip sa muka. Pagpasok sa establishmento, agad siyang nagdeklara ng holdup. Agad niyang dinampot ang isang cellphone na nakapatong sa mesa at nagpaputok ng baril ng pumalagang isang customer. Napatakbo naman sa kusina ang mga empleyado ng coffee shop para magtago. Dahil dito, hindi niya natangay ang laman ng kaha ng shop. Wala pang isang minuto, lumabas na ang suspect, tangay ang mga gadget at alahas ng mga biktima na nagkakahalaga umano ng humigit kumulang 150,000 pesos. Nagdulot naman ang takot sa mga empleyado ng shop ang insidente. Yung iba, na-trauma sila, then yun, wala kaming manpower, so kailangan mag-replace muna para makapag-operate yung coffee shop. Sa follow-up operation, natuntun at naaresto ng mga pulis ang mga kasabwat umano ng suspect sa Barangay Talaba 1. At fortunately rin, isa sa mga clients ng coffee shop na yun, nagpakita sa amin ng GPS ng cellphone. Nasunda namin kung saan pumunta yung motor, kung saan dinala yung cellphone. And eventually, nakuha nga natin yung dalawa sa mga suspect. Sa akin po yung, ano, yung ginamit na motor. Sa, ano, hiniram lang po yun sa akin. Oh, tapos? Hindi ko naman po alam na gagamitin po pala sa ganun. Nangalam lang po ako ng motor kasi magsusundo po ako ng anak ko. Malaki ang chance na sila talaga kasi cohort silang tatlo eh. Yung isa yung may-ari ng motor, yung isa driver ng motor. At the same time, during conduct of investigation, talagang pinagtatakpan nila. Balak na ng coffee shop na magdagdag ng seguridad. Siguro sa security guard. And kung makakausap namin yung munisipyo, kung pwede kami magpalagay ng CCTV kahit dito lang sa may bandang parking. Maharap ang mga suspect sa kasong robbery holdup. Patuloy namang tinutugis ang nakatakas silang kasama. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Gretchen, kumusta ang unang araw ng bentahan ng tickets para sa first solo concert ng Vinnie?
Ate B, 2 oras pa lang matapos simulan ng ticket selling, sold out agad ang kauna-unahang solo concert ng Nation's girl group na Beanie. Kaya ang request ng fans, magkaroon ng day 2 ang concert. Samantala, nakisaya naman sa madlang people ang Thai actor na si Win Metawin. Nagpapatrol, MJ Felipe. Hindi magkamayaw ang fans sa isang mall sa Pasay City sa pagdalaw ng Thai actor na si Win Metawin para sa promo ng kanyang upcoming movie na Under Parallel Skies. Sa Makati, mataas din ang energy ng fans na matyagang naghintay sa kanya na umabot sa 3 palapag ng mall. You know, every time I come here to meet all of my Filipino fans, they always give me the energy, like so powerful, you know. Do you still get surprised? Yeah, every time. Kakaibang energy rin ang sumalubong kay Win nang samahan ni Janelle Salvador sa It's Showtime kanina. What's up, malang people? Yeah! Kwento ni Win, nag-enjoy siya ng husto sa kanyang first live TV guesting sa Pilipinas. It was great. It was my first time to get in the show in here in Philippines. Inanunsyo rin sa media conference kanina na sa April 16 na ang premiere night ng Under Parallel Skies. Samantala, ito ang eksena kanina sa box office counter ng Araneta Coliseum. Mga blooms of fans ng girl group na Beanie ang matyagang pumila para sa ticket selling ng Beanieverse, ang concert ng grupo. Alas 3 ng hapon pa ang simula, pero ang ilang fans, kahapon pa lang, pumila na. Yes po, sana makasecure. 6 a.m. po ako nagising, tapos around 8 a.m. nandito na po ako, kahapon po. At pagpatak ng alas 3, nakuha na ng fans ang inaasam-asam na tickets. Ang iba, umapaw na rin ng saya. Stand by po! Wala pang 2 oras, sold out na agad ang concert. Hiling ng ilang fans magkaroon ng day 2 ang Beanieverse. MJ Felipe, ABS-CBN News. At sa pagbabalik ng TV Patrol, taxi driver patay sa pamaril ng riding in tandem sa Malabon. Bajak driver sinaksak ng nakaalita namang tricycle driver. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Patay ang isang senior citizen na pedicab driver matapos pagsasaksakin ng nakaalitang tricycle driver sa Sampaloc, Maynila. Selos at agawan umano ng pasahero ang ilan sa tinitingnang angulo sa krimen. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Makikitang nagtatalo ang 2 drivers sa may pilahan ng tricycle at pedicab sa Sampaloc, Maynila, Lunes ng umaga. Maya-maya pa'y nagpambuno ang 2 hanggang sa naitulak ang lalaking nakaputi na napahiga sa kalsada. Sinundan siya ng nakaalitang tricycle driver at saka inundayan ng saksak. Nakatayo pa ang lalaki pero nagkalat ng dugo sa kanyang katawan. Kinilala ang biktima ni si Carlito Cancino, 64 anyos na isang pedicab driver. Kwento ng pamangkin ni Cancino, matagal nang may alitan ang 2. Pinaghihinalaan kasi umano na kanyang tiyuhin na nililigawan ng lalaki ang kursinada niyang babae. Halos so, araw-araw nagmumulahan sila, nagsisigawan. Kanina o hindi na lang naawag dahil may panaksak nga o. Napatakbo yung joy ko. Siguro dahil sa malala na yung tama niya rito, bumaksak mo siya. Naisugod pa sa ospital ang biktima, pero idineklara siyang dead on arrival. Bukod sa selos, agawan sa mga pasahero ang isa pang angulo na tinitigan ng pulisya. Una pa man ay may pagkatalo na tungkol doon sa pagsakay sa pasahero doon sa lugar. So inabot siya sa braso at sa kitikili kung saan nagsandi ito ng kamatayan. Sumuko naman ang sospek sa mga otoridad. Kinumpirma niya na matagal na umano siyang pinag-iinitan ng biktima dahil sa babae. Dinepensahan lang din niya ang sarili matapos siyang sugurin nito. Meron siyang gustong babae, pero matagal na yun. Ayun na talagang punot dulo nun. May asawa po ako, hindi ko naman intensyon. Kasi siya lagi nagpuprovok na awahin niya ako dahil doon siguro. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang sospek na mahaharap sa reklamong homicide. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
Sa poll sa CCTV, ang pamamaril at pagpatay ng riding in tandem sa isang taxi driver sa Barangay Potrero, Malabon City. Onsehan sa ilegal na droga ang isa sa tinitingnang anggulo ng PNP sa krimen. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino. Sa kanto ng Waling-Waling Street at Industry Road sa Malabon, makikitang sinusundan ng isang taxi ang motorsiklo na may sakay na dalawang lalaki. Alas 10 ng umaga noong Lunes. Pumarada sa gilid ng kalsada ang taxi habang nilapitan siya ng backride ng motorsiklo. Maya-maya pa, nagmamadali ng umatras ang taxi habang sunod-sunod siyang pinaputukan ng rider. Kita sa kabilang anggulo ng CCTV na napasampa na sa gutter ang taxi matapos mapuruhan ang driver nito. Dead on the spot ang biktima na napag-alaman na residente ng San Mateo, Rizal. Ayon sa PNP, onsehan sa ilegal na droga ang isa sa tinitingnang anggulo lalo na't na-recover nila sa taxi ang mga sachet ng hinihinalang shabu at mga parapernalya. Dalawang beses na ring nakulong ang biktima dahil sa ilegal na droga. Nakarecover tayo ng tatlong sachet ng pinaghinalaan na shabu. May isang maliit na weighing scale at mga na-recover natin yung may bala ng caliber 38 at cartridge case ng caliber 45. Tinitignan natin yung anggulo na nagkaroon ng onsehan sa illegal drugs kasi itong ating biktima ay may previous case na aresto siya noong 2017 at 2020 sa kasong illegal drugs. Nakuha rin sa mga kagamitan ng biktima ang isang cellphone na posibleng ginagamit niya sa illegal na gawain. Ating inimbestigahan ngayon yung may na-recover kasi tayong cellphone at ipacheck natin yung mga laman nito sa ating cybercam unit upang matuntun natin kung sino yung mga kausap niya at katransak niya doon sa illegal drug trade na ginagawa niya. Tumanggi magbigay ng pahayag sa media ang mga kaanak ng biktima. Nandito nga ngayon sa punerarya ang bangkay ng biktima at isa sa ilalim sa otopsiya ngayong araw. Magsasagawa rin ang forensic ballistic examination bilang bahagi ng investigasyon ng PNP. Patuloy rin nila ngayong tinutugis ang mga nasa likod ng pamamaril. Liza Aquino, ABS-CBN News. Lagay muna ng ating panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan ka na? Kapamilya, mainit at tuyong panahon pa rin ang umiral sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Dito sa Catanduanes, muling pumalo sa 41 degrees Celsius ang heat index kaninang tanghali. Pero sa Giwan Eastern Summer natala, ang pinakamataas na naramdamang init na umabot sa 46 degrees Celsius. Maalinsangan din sa Katarman at Cotabato City. Ang heat index ang nararamdamang init ng katawan base sa pinagsamang epekto ng aktwal na temperatura at dami ng moisture sa hangin. Natala naman ang Quezon City ang pinakamainit itong temperatura ngayong 2024 na 35.7 degrees Celsius Martes ng hapon. Magpapatuloy pa bukas araw ng Miyerkules ang mainit at maalinsangang panahon sa bansa. Aabot pa rin ang ridge o extension ng high pressure area sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, samantalang easterlies naman ang makakaapekto sa iba pang panig ng Pilipinas. Pero may mga aasahan ding pag-ulan sa ilang lugar bukas. Umaga hanggang tanghali, may kaunting ulan sa Aurora at Quezon. Maghapon ding posible ang maulap na kalangitan at di naman tuloy-tuloy o kalakasang ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Zamboanga Peninsula. Pinakamainit at tuyo naman ang panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Soccsaygen at Maguindanao. Dahil dito tinataya ng pag-asa na aabot sa delikadong heat index o 42 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Apari, Cagayan, Catarman, Dumangas, Iloilo, Giwan at Pili, Camarines Sur. Posible na ang heat cramps at heat exhaustion dahil dito at pwede pang mauwi sa heat stroke ang patuloy na exposure sa ganitong kondisyon. At yan po ang magiging lagay ng panahon. Mula rito sa Pato, Catanduanes, ako po si Ariel Rojas, Diyos may dabanggi, at iningat mga kapamilya.
Nalaglag sa panglabing isa mula sa pangsyam na Olympic qualifying rankings ang Filipina weightlifter na si Rose G. Ramos. Ito'y matapos siyang maungusan ng dalawang katunggali sa 49-kilogram women's division sa Phuket, Thailand. Nakabuhat si Ramos ng 191 kilograms pero bumuhat ng 192 kilograms ang pambato ng Chinese Taipei habang 193 kilograms naman ang nabuhat ng weightlifter mula sa Venezuela. Posible pa rin makapasok sa Paris Olympics si Ramos kung may umatras sa sino man sa top 10. Samantala, bukas na ang inaabangang pagharap ng Pinay weightlifter sa sina Heidi Lindias at Elrin Ando sa 59-kilogram division. Nasa top 8 ngayon si Diaz na may record na 224 kilograms habang nasa top 10 naman si Ando na may personal best na 222 kilograms. Sa pagbabalik ng TV Patrol, exclusive construction worker patay matapos batabunan ang gumuhong lupa sa tinatayong bahay. At Jericho Rosales, may bagong proyekto. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Ilang araw pa ng usad pagong na traffic ang titiisin ng mga motorista sa EDSA dahil sa mga hindi pa natapos na road repairs ng dalawang contractor ng isang telco nitong Semana Santa. At live mula sa EDSA Mia Road sa Quezon City, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, hindi pa rin matapos hanggang ngayon ang nabiting roadworks na ito at kailan daw matatapos? Karen, matapos maser muna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kahapon ang dalawang kontraktor na isang malaking telco dahil sa hindi natapos na road work sa kahabaan ng EDSA nitong Holy Week, mukhang napabilis naman ang kanilang pagkukumpuni sa mga delayed na proyekto sa EDSA. Binalikan ng ABS-CBN News Team kanina ang ilang bahagi ng EDSA kung saan naantala ang naturang mga road works at nasimentohan na mga ito bagamat ayon sa MMDA, kinakailangan pa ng curing period sa ilang parte ng EDSA bago tuloy ang padaanan sa mga motorista. Sa 40 hukay para sa fiber optic installation na isang telco na hindi umabot sa deadline ng MMDA, mahigit 20 ang nasimentuhan na. Ito ay matapos masermuna ng MMDA ang dalawang contractor ng proyekto. Base sa permit ng ahensya, kailangang madaanan na ang lahat ng binakbak na kalye alas 5 ng madaling araw nitong Lunes. Yung epekto po nitong kalokohan nitong mga contractors na ito na nag-iwan po ng hukay sa EDSA ay hindi lamang po naman Lunes lang yung epekto. Mararamdaman pa rin po natin yan 2 to 3 days dahil po yung pagbubuhos po ng simento dyan will take a day or two to cure. Dahil nasa Bonifacio hanggang Shaw Boulevard ang mga naiwang roadworks, mas ramdam dito ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Bagamat mas maluwag na ang traffic kanina kumpara kahapon, tila karmagedon pa rin ang eksena sa EDSA. Minsan nga tumatanggi ako pag parting south kasi sobrang traffic kasi iniisip ko yung hukay. Natanggal na po yung mga metal plate po ngayon, safe na po siyang daanan. Ikukumpara po sa mga nagdaang araw po, medyo risky po para sa aming mga motorista. Ganun pa rin po, talagang bumalik na po sa normal yung traffic. Sabi naman ni DPWH NCR Director Loretta Malaluan, nakipag-ugnay na sila sa mga contractor para mapabilis ang paggawa. Siniguro nilang maaari ng madaanan bukas sa mga apektadong kalsada sa EDSA. Kagabi po kasi, nakiusap po yung contractor na tapusin na nila with kailangan lang ma-supervise po namin. At sa ngayon po, ito naman po ay natapos nila, yung hindi nila nagawang tapusin. At hinihintay na lang po natin ma-cure. Mabubuksan po ito bukas ng umaga. Pero, dismayado si Artes dahil bukod sa abalang idinulot nito sa mga motorista, ay hindi pa maayos ang pagkakasimento ng mga kalsada. Substandard at hindi according sa kanilang panuntunan. Yeah. So kailangan din po daw uulitin. Alisin. Uulitin po yung pagpupuhos. Kaya yun po yung masakit yan eh. Dahil dito, pinag-aaralan ng MMDA na taasan ang kasalukuyang 50,000 pisong multa kada araw sa bawat hukay na hindi tapos sa mga proyekto.
Dagdag pa ni Artes, hindi sapat ang nasabing multa sa perwisyong dulot ng mga naantalang roadworks sa EDSA. Karen, sa mga oras na ito, alamin po natin ang lagay ng traffic sa kahabaan ng EDSA, partikular sa bahagi ito ng Kamuning dito sa Quezon City. Sa northbound lane o yung galing po ng Cubao area, pababa ng flyover at patungo sa bahagi ng Quezon Avenue, dahil nga rush hour na at pauwi ng mga galing sa trabaho, mabigat na naman ang volume ng mga sasakyan sa oras na ito, pero kahit papaano'y umuusad naman ang biyahe, mabagal nga lang. Sa biyahe naman ng mga patungo ng Cubao o sa southbound lane ng EDSA, kung kayo po'y galing sa Quezon Avenue, mas maluwag ang magiging biyahe pauwi ngayong gabi patungo sa direksyon ng Cubao. Karen. Johnson, may mga alegasyon din na substandard umano yung naging trabaho ng dalawang contractor. Ito ba na patunayan na? Si Chairman Don Artes ang nagsabi na substandard base na rin sa nakuha niya information sa DPWH. Pero kanina ang sabi ng DPWH NCR ay tinulungan na nila ang naturang contractor para tapusin yung mga natenggang roadwork sa kahabaan ng EDSA para hindi tumagal yung abala nito sa mga motoristang kalimitang dumadaan sa EDSA. Karen. Maraming salamat, Johnson Manabat. Patay ang isang construction worker matapos matabunan naman ng lupa sa ginagawang basement ng isang bahay sa Antipolo City. Exclusive, nagpa-patrol, Dennis Datu. Hindi malaman ni Bernadette kung papaano niya haharapin ang bukas sa isang iglap na wala ang kanyang kinakasama at ama ng kanyang 2 taong gulang na anak na bumubuhay sa kanila. Baby pa yung anak ko. Nawalan agad ng tatay. Walang inisip yung asawa ko kundi para sa amin lang pamilya. Kaya hindi ko matanggap. Tumagal ng 5 oras bago nahukay ng rescue team ang bangkay ng kanyang living partner na si Allen Glenn Malab matapos matabunan ng lupa at mga debris. Sa investigasyon, Lunes ng hapon nang gumuho ang lupa sa ginagawang basement ng isang itinatayong bahay sa isang exclusive village sa barangay De La Paz sa Antipolo City. Tatanggal na sila ng brace ng concrete wall, then suddenly may allegedly erosion. Then yun nga, natabunan yung ating biktima. Nakausap ko po yung mga katrabaho niya po. Yung mga kasama niya daw po, umalis na doon sa ilalim kasi nakikita na daw po nila na gumuguho yung mismong ibang lupa. Pero siya nagstay siya doon sa ilalim. Yun po, gumuho po, natabunan po siya nung lupa. Walang pag-ulan sa lugar, kaya pinaimbestigahan na ni Mayor June Inares kung bakit nagkaroon ng soil erosion. According to the permit that was issued to them last year, allowed sila to construct a two-story house with a basement. Based on initial findings, ang tinatayo, ang nasa ano sila ngayon, slope protection ng cistern tank. Yung nandun sila ngayon sa stage na yun. Sisiyasatin din ng LGU ng Antipolo kung sinunod ng kontraktor ang nakasaad sa building plan. Sa unang pakikipag-usap sa misis or sa ka-live-in ng biktima, hindi na nila intention i-pursue yung kaso as long as matugunan yung mga pangangailangan ng biktima at maasikaso yung mga gastusin. Of course, nandito ang LGU to help out. Ipinatigil muna ng Antipolo LGU ang pagtatayo sa bahay at basement habang nagsasagawa pa ng malalimang investigasyon ang mga building official. Dennis Datu, ABS-CBN News. Inimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga Pilipino na huwag magpaloko sa propaganda ng China, habang ginigit na dapat may managot sa Monroe Gentleman's Agreement kaugnay ng BRP Sher Madre na nakasadsad sa Yugin Show. Minungkahay po naman ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na tuluyan ng iritiro sa serbisyo ng militar ang BRP Sher Madre para humupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero tutol dito si dating Senador Antonio Trillanes IV. Nagpapatrol, Bianca Dava. Naniniwala ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring mawala sa bansang Ayungin Shoal kung patuloy ang hardline stance ng Pilipinas laban sa China.
Mariin itong binatikos ni dating senador at Navy officer Antonio Tulianes IV at sinabing sinusuportahan ni Roque ang paulit-ulit na linya ng China. We have clearly treated China not even as a friend but perhaps as an enemy, which to me will not bode well for the country. If we persist in what we're doing, China will just bar us from ayungin altogether. Mark my word, if we continue with this course of action, we will be forced to retrieve our soldiers because they will starve to death. That's fear-mongering. And I think that's the narrative that China wants to spread. No? And it's ironic that Filipinos are spreading that Chinese propaganda. Hindi lang si Harry Roque, si Duterte mismo, no? During the Duterte administration, ganun sila. Ano sinabi ni Duterte? Gawin nyo na lang Philippine province of China. Pero iginiit ni Roque na mas mabuti pang sundin na lang ng Administrasyong Marcos ang patakaran ng dating Pangulo. Let's proceed with matters that we could proceed on, matters like trade and investments, and set aside these disputes for the time being. Iminungkahi ni Roque na i-decommission o iretiro na ng pamahalaan ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost na militar sa Ayungin Shoal para humupa na ang tensyon. Buwelta ni Trillanes, malaking pagkakamali kapag ginawa ito. Make it into a Coast Guard vessel so that it will not be a militarized vessel, and therefore if we decommission it, then perhaps China will allow it to be repaired. Now, I do not know if China will or will not, but certainly that will make us conform with UNCLOS. Coast Guard is considered a civil vessel and it could also be armed for all intents and purposes. That's a trap, okay? And that's what China wants. Okay, remember, kaya hindi ginagalaw yung BRP Sierra Madre. Kahit theoretically, kayang-kayang i-overrun ng PLA yan, ng Chinese Armed Forces, but since a commissioned ship siya ng Philippine Navy, it may trigger the Mutual Defense Treaty. So the moment you decommission that, then it's now vulnerable, no? Pwede na silang iharas ng iharas until mag-alisan yan. Matatanda ang sinabi ni Roque na personal na nagkasundo ang dating Pangulo at si Chinese President Xi Jinping na panatilihin ang status quo sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, walang kukumpunihin o itatayong istruktura doon ang magkabilang panig. Habang patuloy naman ang paghihimasok ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero sa isang open letter sa mga Pilipino, nagbabala si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na hindi dapat magpadala ang mga Pilipino sa propaganda ng China. Mahalaga anyang may managot sa sinasabing personal na kasunduan ni Duterte at Xi, pero dapat tandaan ng lahat na ang pangunahing banta sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay ang mga ilegal na aksyon ng Beijing sa lugar. Nagpasalamat naman si National Security Advisor Eduardo Anyo sa muling pagtitiyak ng Amerika sa tinatawag nitong ironclad commitment sa alyansa ng Pilipinas at Amerika. Kasunod ito ng mga pinakabagong insidente ng pang-harass ng China sa West Philippine Sea. Tinalakay ito sa pag-uusap sa telepono ni Anyo at U.S. National Security Advisor Jake Sullivan nitong Lunes. Inaasahan nilang magkakaroon ng magandang kahihinatnan ang kauna-unahang Japan-Philippines-U.S. Trilateral Leaders Summit sa Washington, D.C. sa susunod na linggo. Bianca Dava, ABS-CBN News. Usap-usapan ang posibleng bagong proyekto ni Jericho Rosales. Napasabak naman si Ann Curtis sa kakaibang training para sa kanyang bagong action movie. Nagpapatrol, Genio Krishnan. Matapos ang blockbuster film na By Bus noong 2018, isa na namang action movie ang aabangan mula kay Ann Curtis at direktor na si Eric Mati. Kwento ni Ann, handa na siyang sumabak sa mga makapigil hiningang eksena. It's something I'm super excited about. I think people nakikita naman nila na nagte-training na ako. Pero as we get closer to grinding, parang mas nag-share pa lalo si Direk Eric. Kaya I just can't wait to share with everyone yung details ng gagawin namin. Na-challenge din si Ann sa mga kakaibang training. Nauna nang sumabak sa bootcamp si Ann para sa pelikula. Mas grabe yung hours ng pag-training dito, pati yung skills.
ibang-iba siya talaga from what I did before. Pero aminado ang It's Showtime host na dahil matagal siyang nahinto sa pag-arte, kinailangan din niyang muling aralin ang acting. Nag-acting refresher ako because when I became a mother, pati yung pananalita ko, I became soft-spoken, malambot ang mga galaw. So that's why I'm so happy na I was given a lot of time to prepare. Samantala, on the road to showbiz na rin ang anak ni Anna si Dahlia Amelie. Pero kung si Anna ang tatanungin, siguro yung pag-aartista or becoming an actress, if that's something she wants to pursue when she's older, of course, I'd be very supportive of her pursuing her dreams as an actress. But ang wish ko lang, makatapos muna siya ng pag-aaral kung mag-a-actress siya. Usap-usapan naman ngayon ang comeback project ni Jericho Rosales. Sa Instagram photo ng Dreamscape Entertainment, mukhang may nilulutong proyekto para kay Echo. Wala pa mang inilalabas na detalye pero ngayon pa lang ikinatuwa na ng fans ang nalalapit na pagbabalik ng aktor. Gino Krishnan, ABS-CBN News. At susunod, pagproseso ng Environmental Compliance Certificate o ECC para sa proyekto sa loob ng protected areas, sinuspinde ng DENR. At panloloob sa isang bahay na pornada dahil sa listong asong bantay. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Isa-isa ni Police General Romel Francisco ang kanyang marching order sa mga pulis sa kanyang unang command conference bilang hepe ng Philippine National Police. Iginit din ni Marbil na hindi muna sila magpapatupad ng malawakang balasahan. Nagpapatrol, Raya Capulong. Sa unang pagharap sa media bilang bagong hepe ng Philippine National Police, inilatag ni Police General Romel Francisco Marbil ang mga patakaran sa organisasyon na gusto niyang isulong. Git ni Marbil, hindi niya kailangang magdeklara ng war on drugs para masog po ang ilegal na droga at hindi niya uutusan ang mga pulis na magparamihan ng huli. Hindi ito gera na kailangan mo ano, it's more of talaga na paano natin mabababa yung crimes natin based sa mga parameters natin. I don't want to say na may drug war. You know, kuno sa parang gera na naman kami. Nagbabala rin si Marbil sa mga pulis sa paggamit ng cellphone habang naka-duty. Gusto namin duty. Pag-patrol. Dito naman po yung mga commanders natin. I need beat patrols. Gusto ko maramdaman ng tao yung mga pulis natin sa baba. Dagdag ni Marbil, wala munang malawakang balasahan. Pagka ginawa mo yung reshuffle na yun, magiging unstable yung unit eh. Wala namang kasalanan yung mga pulis natin to, you know, reshuffle. You know, that's, lahat naman to eh, ang ginagawa na namin, we will be coming with a better parameter for them to be measured. Imbes naman na magpatupad ng internal cleansing, mas gusto ni Marbil na magtakda ng pamantayan na magsisilbing gabay sa mga pulis. We just come up with a better parameter, better measurements for our policemen na dapat itong standard na habulin nyo. Kung you cannot cope with the standard, then we will teach you how. Para naman masog po ang cybercrime, plano ni Marbil na mag-invest sa mga pasilidad at kumuha ng mga eksperto na makatutulong sa mga pulis na paigtingin ang kanilang kampanya. Nais din ang bagong upong hepe ng pulisya na mas paigtingin ang kanilang serbisyo publiko para mas maramdaman ng publiko na ligtas sila laban sa mga kriminal. Raya Capulong, ABS-CBN News. Nagkasagutan sina Senador Rafi Tulfo at Health Secretary Ted Erposa sa isyu ng mamahaling gamot na binibigay sa mga pasyente sa ospital na hindi umano pinapaalam sa kanila. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, na tanong ni Tulfo si Erposa kung bakit hindi sinasabi sa pasyente na nakakonfine ang presyo ng mga gamot bago pa man ito ipainom. Paliwanag ni Erposa, bagamat sumasailalim sa public bidding ang pagbili ng gamot sa mga pampublikong ospital, may mga pagkakataon na ang nakakakuha ng kontrata ay mga kumpanya na gumagawa ng branded medicine.
Mayroon din ang sitwasyon ng binibigay ay branded medicine dahil hindi umano epektibo ang generic brand. Buwelta naman ng senador, may ilang doktor na hindi talaga nagre-reseta ng generic medicine dahil may mga benepisyo umano sila sa malalaking pharmaceutical company. This practice violates the code of ethics of the medical profession for doctors because, number one, it affects their autonomy in giving the best and most affordable health care to patients. Number two, in a way, exploits patients for the doctor's personal gain. Number three, does not improve access to equitable health care. Mr. Chair, so wait a minute, let me ask you. Welcome so there are charges against doctors. Okay. No, wait a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me professional finish. Regulation. Let me finish, press, please. Ang question ko po sa inyo, Secretary. You still stand by your word na wala ng junket? Yes or no? Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po, meron tayong Mexico Protocol at Code of Ethics. At kung may kaso na doktor at kaparmaceutical na nagva-violate nito, pwedeng mag-file ng kaso. Yan po ang sinabi ko. Sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang lahat ng aplikasyon para sa Environmental Compliance Certificate ng mga proyektong itatayo sa mga protected area. Sa inilabas na memorandum ng DENR noong March 26, iniutos ni DENR Secretary Tony Yulo Gonzaga na mag-imbentaryo ang kagawaran sa mga istrukturang nasa protected areas. Pinasisilip din niya kung nakasunod sa environmental regulations ang mga ito. Pinadadala muna sa Environmental Management Bureau sa Central Office ang lahat ng nakabinbin at bagong ECC applications sa mga regional offices ng DENR para sa komprehensibong pagsusuri. Kailangan namang aprubahan muna ng Secretary ng DENR o ng kanyang otorisadong kinatawan ang mga kritikal na proyekto. Ibinaba ang kautusan matapos bisitahin ni Yulo ang Mount Apo Natural Park noong Martes. Pinag-usapan doon ang mga susunod na hakbang para mapangalagaan ang lugar at iba pang protected areas. Inihatid na po sa huling hantungan ang yumaong lolang doktor na nagsilbi noong World War II pa. Binigyang pugay si Mami Ched ng kanyang pamilya at ng militar para sa kanyang naging serbisyo sa bayan kahit matapos na ang digmaan. Nagpapatrol, Bianca Dava. Binigyang paggalang at pasasalamat ng kanyang pamilya at ng Armed Forces of the Philippines ang yumaong lolang doktor na nagsilbi noong World War II. Full military honors ang ipinagkaloob kay Lieutenant Mercedes Cuelo Lazaro Musngi o mas kilala bilang Mommy Ched. 3 taong nagsilbing guerrilla combatant si Mommy Ched nang sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas. Tumulong siya sa pag-amputate o pagputol sa mga braso at paa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nasugatan sa giyera sa edad na 19. Ito rin ang naging dahilan kung bakit siya kumuha ng kursong medisina sa Amerika matapos ang World War II. During World War II, ang aming ina, ang naging trabaho niya, tinawag siya ni General MacArthur and General MacArthur said, "Hey baby, come, can you help?" At itinuro ni General MacArthur yung amputated limbs and legs. And my mother said, "Yes." Nag-umpisa siyang tumulong, inawakan niya yung mga kamay, inawakan niya yung paa habang ito ay nilalagari ng mga doktor. Hindi po siya nagkaroon ng gap year sa pag-serve sa Lord, sa community, and sa bansa. So for example, right after her scholarship, she did not waste time. Naging medical doctor ho siya. Nagsilbi ring infectious disease doctor sa San Lazaro Hospital si Mommy Ched ng halos 4 na dekada. Nagbibigay din siya noon ng bahagi ng natatanggap na pensyon bilang war veteran sa isang foundation sa Amerika para sa mga disabled na sundalo. Sa edad na 65, siya ay naging medical missionary doctor. At nito lang March 13, pumanaw si Mommy Ched sa edad na 107 taon sa sakit na pneumonia. My mother feared God. She loved this nation.
She loved her countrymen. In giving my mother some fine comfort. She was able to receive the Lord in her heart kasi mayroon po siyang mga trauma after the war. The only way to heal trauma is to face it with the love of the Lord. Sa huling bahagi ng pagpupugay, tinupi ang watawat ng Pilipinas at binigay sa anak ni Mommy Ched. Sa kanyang pagkakahimlay, mapapabilang si Mommy Ched sa iilan lamang na pumanaw na babaeng guerrilla fighter ng World War II sa libingan ng mga bayani. Bianca Dava, ABS-CBN News. Susunod, akyat bahay kumaripas ng takbo dahil sa aso. At mga pasyalang tampok ang ganda ng kalikasan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Hindi nakaporma ang isang kawatan dahil sa bangis ng alagang aso na may-ari ng bahay. Sa kuha ng CCTV, kitang umakyat ang suspect sa bakod ng isang bahay sa San Carlos City sa Negros Occidental. At nang sinubukang buksan ang pinto, laking gulat ng suspect nang salubungin siya ng aso at habulin. Kumaripas ng takbo at tumalon palabas ng bakod ang kawatan. Ayon sa may-ari ng bahay, aliso talaga ang kanilang aso na si Blackie na isang Belgian Groenendale. Nakikipag-ugnayan na sa pulisya ang may-ari para matukoy at madakip ang suspect. Sinuspende po ng Department of Agriculture ang pag-issue ng import clearances para sa galunggong at iba pang klase ng seafood. Batay sa Memorandum Order 14 na inilabas ng DA, suspendido ang pamibigay ng mga import clearance matapos silang makatanggap ng ulat na ibinibenta sa mga pamilihan ang mga imported na galunggong, mackerel at bonito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa ilalim ng Fisheries Administrative Order 195, ang mga imported na mga isda ay para lamang sa canning o pagdadalata at institutional buyers. Dapat din umanong lagyan ng label ang mga ni-import na isda na hindi ito ibinibenta sa pamilihan. Magpapatuloy umano ang suspension sa pamimigay ng import clearance hanggat hindi binabawi ang inilabas na kautusan. Sa ibang balita naman, bumaba ang trust at approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero nanatiling kontento sa kanya ang mayorya ng mga Pilipino base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong March 6 hanggang 10, bumaba ng 13 percentage points ang performance rating ng Pangulo mula 68% noong December sa 55% nitong Marso. Bumaba naman ng 16 points ang kanyang trust rating mula 73% noong December ay 57% na lang ito nitong nakaraang buwan. Samantala, nabawasan ng 7 percentage points ang trust rating ni Vice President Sara Duterte mula 78% noong December. Bumaba ito sa 71%. Bumaba rin ng 7 puntos ang kanyang performance rating. Nagtala siya ng 67% nito lang Marso mula sa 74% noong December. Tumaas naman ang trust at performance rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri habang bumaba ang rating ni Speaker Martin Romualdez. Ramdam na ang init ng panahon sa buong bansa, kaya patok ngayon na pasyalan ang mga nature tourist sites para maibsan kahit papaano ang init sa katawan. Nagpapatrol, Rod Bolivar. Pagpasok pa lang sa Sincona Forest Reserve sa Lantapan Bukidnon, sasalubong na ang nagtatayugang punong kahoy at mga halaman. Pangunahing atraksyon dito ang dalawang canopy walk para matawid ang bangin sa makapal na gubat. Paingon pa lang kadrik ang mga kahoy kay... Sabi ng bisita na si Kim, papunta pa lang sa lugar ay ramdam na ang preskong hangin. Ang Sincona Forest Reserve ay makikita dito sa paanan ng Mount Kitanglan Range Natural Park sa Lantapan, Bukidnon. At noong 2009, idineklara itong ika-28 Asian Heritage Park. Makikita rin sa Forest Reserve ang isang waterfalls na ang tubig ay dumadaloy mula sa Mount Kitanglan. Itinayo ang Forest Reserve noong World War II para taniman ng singkona na uri ng punong kahoy mula sa South America.
nakatambal sa malaria mo nang nagtanong sila rin kay... Sabi ng park manager na si Emiliano, itinanim ang singkona dahil ginawa itong gamot sa sakit na malaria. Sa gitna naman ng rubber plantation sa Rangkagan, Bukidnon, makikita ang isang man-made lake. Paboritong activity rito ang kayaking, pwede ring mamingwit sa lawa, o kaya ay magpahinga sa mga cottage habang nasa duyan. Sa Malaybalay City, Bukidnon naman, inaabangan ang mga dilaw na bulaklak ng golden trumpet trees. Isang beses lamang kasi sa isang taon, nagkukulay dilaw ang nasabing puno. Japan feels naman ang hatid ng mga puno ng Madre de Cacao sa Tabok, Kalinga. Sa kuha ni Bayan Patroller na si Alexis Gaspar, kita ang mga pink na bulaklak sa puno na katulad ng cherry blossom trees sa ibang bansa. Sa mga gustong magtampisaw sa malamig at malinis na ilog, pwedeng puntahan ang Mat-i River sa Javier, Leyte, kung saan mala jacuzzi ang feeling kapag nagbabad sa agos ng tubig. Ngayon, mainit ang panahon, dito kami palagi naliligo pag linggo. Ibinahagi naman ng Bayan Patroller na si Eric Cuenco ang ganda ng Hulugan Falls sa Louisiana, Laguna. 2015 nang buksan sa publiko ang Hulugan Falls na isa sa pinakamataas na talon sa Laguna na abot sa 285 feet ang taas. Rod Bolivar, ABS-CBN News. Kapapasok lang pong balita, isa pang atletang Pinoy ang pasok na sa Paris Olympics. Live mula Thailand, nagpapatrol si Dayan Castillejo. Dayan, sino ang atletang ito? Yes, kabayan, super good news nga. Nakapasok ang Filipino weightlifter na si John Senisa sa Paris Olympics. Kakasabak lang niya sa IWF World Cup dito sa Phuket, Thailand. At napakaganda ng kanyang pinakitang kondisyon sa 61 kilogram division. Humataw siya ng 132 kilograms sa snatch at nakabuhat naman siya ng 168 kilograms sa clean and jerk. Ang kanyang total, 300 kilograms. Nalagpasan niya ang kanyang dating personal best na 298 kilograms. Inaasahang lalo pang tataas ang kanyang Olympic ranking na dati ay number 4. Kaya pasok na si John Senisa sa Paris Olympics. Bukas naman ay ang showdown ng dalawang Pinay weightlifter na sina Olympic gold medalist Heidelin Diaz at Elrin Ando sa 59-kilogram women's division. Kasalukuyan nasa 8th spot si Diaz sa Olympic rankings na may best record na 224 kilograms. Pang-sampu naman si Ando na may best lift na 222 kilograms. So, kailangan nilang manatili, kabayan, sa top 10 para makapasok sa Olympics. Pero ang rule kasi sa weightlifting, isa lang bawat bansa ang pwedeng lumaban bawat kategorya. Kaya kung pareho silang pasok sa top 10, ang mas mataas kina Heidelin at Ando ang makakalaban sa Paris Olympics. So, yan muna ang latest mula dito sa Phuket, Thailand, kabayan. Maraming salamat, Dayan Castillejo. Congratulations para ma-qualify. Yung talaga, weightlifter, ikaw ang binubuhan. Hindi. Ako talagang bumubuhan. Nang ano? Nung buko? Dalawang nyong sa magkabila. Pwede naman. Hindi, gusto ko lang sabihin na ano, kinikwento ko na itong Paris Olympics, ito ang kauna-unahang Olympics na gender equal. Ibig malaking bagay yun sa kababaihan na ngayon, particular na sila na ang lalaking atleta at babaeng atleta halos pantay ang bilang. Yung bilang sa sports. Kasi dati, puro lalaki. Mas maraming lalaki ang nagpa-participate sa Olympics. Ngayon, mas conscious na. Wow. So kaya makikita mo ngayon, tinan mo yung ating weightlifters, hindi lang dahil qualified sila, pero mas conscious na ngayon ang Olympic Committee. Bibilib ako kung pwede na maglaban yung lalaki tsaka babae. Of course na. Parehong lalaki. Yun ang... Hindi talaga. Laban, pero laban sa isa. Yung bilang. Pero ng yung sport. Lalaki tsaka babae, magkalaban. Hindi naman magkalaban. Maghihirap na naman. Sige na. Mahabang usapan to. Okay lang ha. Maghihirap dahil lang iba ang pagkakagawa ng katawan. Sige, ganito. Ilalaban ng babae at lalaki. Pwede ba maglaban yung dalawa?
Hindi. Sabi mo. Hindi, okay. Malaking issue yan, di ba? Pinag-usapan yan sa UN. At ang sinasabi ng Iran, hindi pwede dahil iba yung katawan natin. Make-up. Oh. Pero, kaya hindi pwede sila kung maglalaban si Heidelin at Papa Henry, kay Heidelin ako. Ako din. Kaya Heidelin ano? Ako. Gusto ka lang po sa Paris Olympic, nanakaw yung kanilang plano para sa security. Ay, ha? Nanakaw. Oh my God. Totoo? Ay, siguro. Angangay may dala. Nanakaw. Kaya magpapalit na naman sila ng plano para sa security ng Paris Olympic. Ay, importante yun. Oo. Ba't ibang bansa ang ano sasali doon? Pupunta nga ako eh. Diyan sa Paris sa kanto. Des, panaginip lang. Kala ko diyan sa Paris sa kanto. Baka magsimula naman discussion si Bernadette. Yan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry umaga niya. Ano daw? Ako daw. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan!